Yun na nga mga guys, Yasin Mikamura nga pala to. Well, ngayong oras na to, naglabas pala ng bagong video si MGs Makagago, di ba? Kasi nga, pinaliwanag kanya dito kung ano yung mga changes sa pagpalit ng mga boxer, di ba? Yung mga kalahok sa DOTY. Well, may ano tayo dito, no? May napansin lang tayo na parang against, di ba? Against sa sinasabi niya. Kasi unang-una kasi, narinig naman natin sa mga luntayaw, di ba, na nag-abiso sila sa BOTY, sa management ng BOTY, bago pa lang yung presscon. So, medyo matagal-tagal nang sinabi ng kampo ng mga luntayaw na, yun nga, nagkaroon nga ng problema si SB, di ba, na sa hard sparring niya. Na, tapos, ang pagkabanggit kasi ni SB doon, parang may pagsisinungaling kasing nangyari doon eh. Gusto lang din natin ipaliwanag to kay MG, di ba? Na ang pagkasabi kasi ni SB doon na nilihim ng BOTY or naglihim sila na para maano no, makontinue pa rin yung hype na gusto nga sa BOTY. Yun kasi yung pinopoint namin dito, MG. Kasi nga, ba't kasi magsisinungaling? Ngayon, na andito na, siyempre, andito na yung mga taga-Bisayas. Well, definitely din na talaga mapapasubo talaga din yung mga taga-Bisayas dahil nga, di ba, di naman nila alam na pagdating nila sa Maynila din ay ganito pala yung changes na nangyayari, di ba, which is narinig din namin sa mga taga-Luntayaw na matagal na nilang sinabi talaga sa sa BOTY na may nangyari nga, di ba. Pero ang napansin kasi namin dito, bisa sinabi mo na huli late na nag-abiso yung kupunan ng mga luntayaw na may pagbabago pala silang gagawin, di ba? Which is ma-conflict yung sinasabi mo dito sa video mo at saka yung sinasabi ng mga taga-luntayaw. Di namin alam kung sino talaga yung totoo. Well, anyway, nabanggit mo rin kasi dito na yung event ng BOTY, well, kasing tulad siya sa WWE. Well, sa pananaw ko naman, sa mga viewers dyan, sa mga fans ng BOTY, well, ganito lang din naman, no? Sa pagkakaintindi ko kasi, yung WWE, kung ikumpara mo sa BOTY, well, ang laki ng kaibahan. Kasi boxing to eh. Nakita nyo naman siguro yung for entertainment lang na laban nila ni Mayweather at saka ni Logan Paul, di ba? Na may ano pa rin talaga, kahit lamang na lamang yung timbang ni Logan Paul doon, which is may weighing pa rin talaga na nangyari, no? May timbangan pa rin nangyari. Well, kung di ako nagkakamali, si Mayweather noon nagtimbang ng mga 70 kilo, tapos si Logan Paul 85. Which is ang lamang lang ni Logan Paul is nasa mga 15 kilo kung di ako nagkakamali, di ba? Pero kung kayo sa yung pagbabago kasi na nangyari kasi sa BOTY at saka pagpalit ng player sa mga luntayaw, na sisilip kasi namin MG na medyo medyo may pandadaya, di ba? Kasi alam naman natin na si David Luntayaw tapos yung kapatid niyang isa, nakalimutan ko yung pangalan, which is di naman talaga totally sikat talaga, di ba? Which is parang ginamit lang ni SB talaga yung din niya. Siyempre si SB lang naman dito yung medyo nakilala na medyo may subscriber na umabot ng 100,000 yung subscriber sa sa channel niya. Which is yun lang din yung pinagtataka namin, MJ. Kasi yung mga pagbabago kasi biglaan kasi, which is si si SB, iba yung sinasabi niya doon sa channel niya, which is mismong BOTY yung naglihim ng nilihim yung ganitong pagbabago, di ba? So siyempre, normal din na kami mga taga-Bisayas or mga fans sa BOTY, well, mag-react din kami, no? Kasi nasisilip kasi namin dito na parang nahahawakan ka ng liig ng mga nahahawakan yung liig mo sa mga luntayo. Yun yung namin dito napansin. Kaya sana, well, sa ngayon tanggap namin 'to eh. Tinatanggap naman namin yung paliwanag mo. Well, naintindihan ka rin namin sa sitwasyon na 'to. Well,
Naintindihan din namin na itong fight na to at kailangan lang kailangan din ng mga taga Visayas talaga, no, kasi masasayang din naman yung pagpunta nila sa Maynila. Well, next time siguro, ito na lang siguro yung siguro makakurik mo rin, no. Kahit sabihin natin for entertainment to, kasi kung sasabihin mo na parang WWE ito, so ibig sabihin si Eruption at saka si Awit Gimir pwedeng maglaban sa ring, di ba? O sinong ano doon, paano mabibinta yung pay-per-view noon, na alam naman natin na ano talaga dihado-mihado talaga si Awit Gimir kung tutuusin. So mas maganda din talaga, MG, na ang gawin mo dito. Well, ako di naman ako ano, no, opinion lang to as a content creator din, tapos kita mo naman siguro sa channel ko medyo may pagkakritiko din ako, di ba? Siyempre ikikritik din natin kunti itong ano na to, no, itong event na to. Kasi mas maganda din kasi ano, MJ, na gawin na lang na parang ano, no, laban nila ni Mayweather at saka ni Logan Paul, na kahit lamang, 'di ba, at least kahit papaano may timbangan, tapos hindi naman na ganito kalaki yung lamang ng timbang kagaya ni David Luntayo na nagtitimbang ngayon na sinabi niya 67 kilo, 'di ba? Tapos si Bagsik na tumitimbang lang ng 45 to 50 kilo, which is ang taas ng ano, no, ang taas ng disadvantage sa ano nila sa timbang nila. Well, guys, ano pala, no, panoorin natin tong video na nilabas pala ni ano ni MJ para maliwanagan din tayo, no. Kasi parang ano din eh, di pwede kasi na ihantulad to sa ano sa WWE. Kasi nga alam naman natin na fully scripted talaga yung wrestling, di ba? Pwede kasi yung malaki gawa ng script para manalo yung maliit, di ba? Pero dito sa boxing to eh, parang malabo yata na gagawin tong parang ano, WWE for entertainment. Di ba? Pangit din. Mas maganda din yun na kasi MG na may wing talaga, tapos may timbangan, lalo na may priscon, may timbangan, which is mapapataas nyo pa talaga yung kita, no, sa pay-per-view or sa views, di ba, kung i-upload mo sa YouTube channel mo, which is kikita pa. Kasi parang gagawin na lang talagang parang international din na mga show, di ba? Kagaya sa laban nila ni Mayweather at saka si ni Logan Paul. Mas maganda yung makikita namin ganun. Kaya guys, panoorin pala natin tong video na nilabas pala niya, ano, ni Makagago. What's up sa mga kamang meron dyan? Makagago, what's up? Meron naman niya pala to. At syempre, what's good sa mga fans ng Battle of the YouTubers? Grabe, sobrang init. Bukas na yon, February 23. So bumili na kayo ng pay-per-view, mga ka-homebrew ko. At syempre sa mga boss dyan na talagang sumusuporta sa Battle of the YouTubers, bili na kayo ng pay-per-view for only 99 pesos. Naka-pin comment yung link kung saan kayo magre-register at bibili. Syempre punta lang kayo, vloggerstv.com. Nandun yung site. And then, yun na yun. Log in with Facebook, huwag niyo kalimutan. And then, syempre, may iba't iba dyang method of payment, online banking, pero usually GCash yung ginagamit ng mga tao dito. So, once paid, may lalabas na ticket. So, click nyo lang yung back to merchant, then yun na yun. Man, ang lupit ng ating lineups bukas. Grabe na to. Sobra. Syempre, marami sa kapamilya nating kabisayaan ang naiinis at nagagalit sa kay MG dahil sinasabihan si MG ng bias and all. Gusto ko lang ipaliwanag ng konti yung side ko dahil sa mga kaganapan na ito. Maraming nagsasabi na ganito, na bakit biglang, ba't pumayag ka na palitan to, ba't pumayag ka na palitan yan, ang layo ng weight nito, ang layo ng weight niyan, dapat hindi ganyan, dapat ganito, dapat hindi mo ilaban sa ganito, mismatch si ganito, mismatch si ganyan. Para sabihin ko sa inyo, inuulit ko lang ha, sa inyo, na tayo ay hindi tayo pro at hindi rin tayo amateur. Nasa kawalan tayo. Ang tawag sa atin, sports entertainment. So, in short, it's a new breed. It's a new thing dito sa Pilipinas. Pero napapanood na natin to, nakikita na natin to sa WWE. Diba? So, parang ganun yung style. Pansin niyo sa WWE, wrestling siya, pero diba, magkakaiba ng timbang.
Minsan makita nyo si Big Show against kay Rey Mysterio, Big Show against another dude na mas maliit, middleweight class. Alam nyo yun? Well, ang masasabi ko din dito guys, no, sa nabanggit nga niya, sa sinabi ko nga, boxing kasi to eh, hindi kasi to WWE na ano, wrestling, di ba? Kasi yung wrestling kasi, fully scripted yun eh. Pwede mo kasi sabihin sa ano, management na, oh, ikaw, ngayon, malaki ka, pwede ka manalo, di ba? Pwede panalo yung maliit, di ba? So, ano no, fully script talaga siya. Pero itong ano kasi, boxing, hindi kasi to ano eh, hindi mo matatawag na gawan mo ng script. So, ibig sabihin, si Eruption at saka si Awit Gamer pwede maglaban dito, di ba? Kahit sabihin natin ang layo ng agwat ng timbang nila, yun ba yung gusto iparating ni MG dito? Diba parang ang labo? Kasi ba't di nalang gawing parang Mayweather at saka si Logan Paul? Diba? Kung ganun lang din naman. Marami din naman sa US na mga sikat na naglalaban sa boxing. Pero may timbangan kahit papano, diba? Malalaman natin kung magkano yung discrepancy sa timbang. Tapos isa pa, yung mga player din ng ano, BOTY, yung mga kalahok ng BOTY, hindi lang papasok doon na wala masyadong paghahanda, di ba? Kasi boxing to eh, dapat may paghahanda, may cardio, may stamina. Kasi kung ganito kasi mangyayari, MG, kung ganito lang din yung gawin at gawin nyo dyan sa BOTY, so pwede nang yung mga ano, kalahok dyan ng mga sikat, well, di na mag-insayo. Kasi kaya ko, ang malaki kong tao, tapos ilaban mo ako sa maliit, ba't pa ako mag-iinsayo? Eh, pwede ko namang talunin yan in one round lang, di ba? Kung ganun yung gusto mo ipalabas dito, di ba? Mas maganda yung ano, yung mga kalahok dyan, mag-workout din. Siyempre, tulong na rin nila sa sarili nila. Pero kung ganito na ipapalabas mo dito na okay lang, na di na mag-i-exercise kasi ano lang naman to, for entertainment lang, di pangit din, di ba? Maganda yung may weighing. At kahit papaano, yung mga kalahok dyan, mag-ano talaga, mag-exercise, di ba? Tulong na rin sa sarili nila na ma-exercise sila, di ba? Kung gusto nyo manood ng mga ganyan, ng magka-pantay, magka-match, magka-ganyan, eh hindi ito yung dapat niya panoorin. Ang dapat yung panoorin, yung professional boxing, di ba? Hindi ito, because this is entertainment sports, okay? Suntukan. Ng mga sikat. So, it's actually different than what... Well, sa Rikita ko, different talaga. Kasi nga, kayo, palagi niyong binabanggit sa bunganga niyo na suntukan ng mga sikat. Pero yung mga pinapasok niyo dyan, ginagamit niyo lang yung sikat eh. Ginagamit niyo yung sikat, tapos yung sikat na ayaw naman lumaban, tapos sabay pasok na doon, pinapasok nila yung hindi mga sikat. Kasi nga, ang lakaran dyan, kahit di ka sikat, tapos sikat yung bumuhat sa'yo, well, makapasok ka, which is pangit, di ba? So, maganda talaga yun yung panindigan ng mga BOTY, kayo na yung makagago dyan, di ba? Panindigan nyo na ano talaga, laban ng mga sikat talaga. Kagaya ni SB, mga luntayo, di ba? Si SB lang naman dito yung may subscriber din. Kahit papaano, umabot ng 100,000, di ba? Oh, tapos ang nasilip kasi namin dito, para kasi ginamit na lang niya yung ano niya, kasikatan niya or yung channel niya para ipasok niya yung mga kapatid niya. Hindi naman talaga sikat, di ba? Yun yung nakita namin dito kasi nag-conflict kasi. Yung sinabi ni SB at saka sinabi mo ngayon, komplikado. Kasi sabi ni SB, sinabi na niya matagal na, di ba? Na-inform na pero nilihim ng ano, BOTY, di ba? Nagsinungaling yung BOTY, yun yung ano namin pinopoint dito. You guys are used to. Kaya nga, we are original. Okay? So, wala pang ganito sa Pinas. Okay? So, now, para sa mga mahal nating tropang mga fans ng Team Visayas, gusto kong ulitin lang sa inyo, hindi naman sa, ako kasi, yung trabaho ko dito yung pinakamahirap eh. Well guys, nakuha nyo naman siguro yung pinopoint ko dito at saka napanood nyo na rin yung video ni MJ, di ba? Well, di ko nahabaan masyado tong reaction sa video na ginawa niya, di ba? Kasi masyado nang mataas tong video na to. Kung itutuloy ko pa talaga to, well, panoorin nyo na lang pala sa ano ni MJ, yung full video. Ang inaano kasi namin dito, MJ, na parang napapansin namin, para kasing hinawakan ka ng ano eh, or
naisahan ka ng mga luntayo, di ba? Or sino ba talaga sa inyo yung nagsasabi ng totoo, yung luntayo o ikaw? Kasi nag-conflict kasi yung nag-conflict yung pinagsasabi niyo dito eh. Si luntayo sinabi na matagal na na-inform na yung BOTY, napasa na yung medical report, di ba? So yung ano sana, yung pagbabago na nangyari, dapat yung mga player din ng mga taga-Bisaya, so yung nakapaghanda din, pinaghandaan nila yung papalit, di ba? Yun yung pinopoint namin dito eh. Kasi nga, nalilito yung mga ano, mga agent or yung mga nanonood. Kung ano ba talaga yung totoo, doon ba sila maniniwala sa mga luntayo or maniniwala sa'yo, di ba? Gano'n lang naman yung pinopoint namin dito, MJ. Well, ngayon, understood naman, katanggap-tanggap din naman na yun nga, di nga naman na pwede na ihinto tong event na to kasi uuwi yung mga taga-Bisayas na wala din kinikita. Well, tanggap namin yan, naintindihan ka naman namin. Ang pinapoint lang namin na later on, kung sa season 3, well, hindi na mangyaring ganito, no, na biglang magpalit ng player. Dapat may kontrata, no, na pag once na pumirma ka na ng kontrata, di ka na pwede umayaw. Kung may umayaw ka, ban ka na sa BOTY for life, di ba? Sabihin natin, ikaw, inabisuan ka na ng BOTY, di ba? Magpadala ka ng ano doon, kontrata, na mapirmahan nila, nakapirma sila. So, ibig sabihin, sila na talaga yung sasali. Wala nang papalit sa kanila. Kasi, lagi na lang, ano, di ba, expected ng mga player din na, ito yung mga kalaban ko, ito yung paghahandaan ko. Paisi-isi lang ako, ang liit ng kalaban ko, di ba? Pero kung yung player, alam niya yung mga kalaban niya na malakas talaga, so mag-ano din, mag-i-ersisyo talaga, di ba? Magpapalakas din. Tapos, kung isingit mo rin yung wing, di ba? Mas maganda din. Kasi, kahit papano, yung mga player na sasali dyan, hindi pa ano lang, papitiks-pitiks, hindi pa tulog-tulog, di ba? Kasi sa kung entertainment lang talaga to yung sinasabi mo na ipagtapat yung malaki at saka maliit, eh, kung pwede pala si Eruption at saka si Awit Gamer dyan maglaban, di ba? At saka alam na rin natin kung sino mananalo, isang suntok lang si Awit Gamer, di tulog kay, ano, kay Eruption, di ba? Ganun lang kasimple. Kayo na lang, ano guys, mag-comment dyan guys. Yasin Mikamura nga pala to. Dito ko na lang pala tatapusin tong reaction ko, no? Masyado na mataas tong video na to. Kaya babu.